Manga kapatid, sa pananampalataya, si Shaitan ay sinumpa, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Hindi po siya nagtagumpay. Naipunla sa kamalayan ng kamusliman ang sumamba sa rebolto. Ngunit siya po ay matagumpay na matagumpay. Na itanim sa kamalayan ng Muslim at alagaan ng Muslim at pasambulati ng Muslim ang puot at galit sa kapwa Muslim. Gusto mo ng ebidensya? Pumunta ka sa sementeryo ng mga Muslim para makita mong ebidensya. Puot ng Muslim sa kapwa Muslim, iba't ibang bansa ngayon. Civil war, Muslim laban sa Muslim sa Syria, Muslim laban sa Muslim sa Yemen, Muslim laban sa Muslim Iraq, Muslim laban sa Muslim Libya, Pakistan, Sudan. Allahu Akbar. At iba pa. Mga kapatid sa pananampalataya, na itatanim ni Satanas na isinumpa sa kamalayan ng mga Muslim ang galit puot sa kapwa Muslim at napapangalagaan, nadidevelop, napopromote, inaalagaan natin sa ating mga puso at kamalayan ang galit sa kapwa Muslim hanggang sa pasambulatin mo. Gusto mo ng ebidensya sa lokal? Pumunta ka sa mga redo sa Mindanao. Allahu Akbar. Nakakalimutan natin itong para-paratin natin naririnig na ayah. Verse ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Tungkol sa pagpipigil sa galit, pagpipigil sa pagngangalit, at pagpapatawad sa kapwa. Nawawala po ito sa atin. Inaalagaan na galit at hindi mo pinatatawad ang iyong kapwa. Hindi lamang sa mga ordinaryo na mga Muslim, pati na po sa mga da'wa, mga manggagawa ng da'wa, may makikita ka mga duat or mga da'iya na inaalagaan lihim ang puot sa kapwa da'iya. Allahu Akbar, Subhanallah. Ipinangaral natin itong ayah na ito, itong verse na ito. Ilang beses natin ipinapangaral ang verse na ito. Ngunit hindi natin naiintindihan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Ilang beses na natin ito marinig sa mga duat. Mga da'iya. Plural ng da'i. Duat. Ngunit hindi ito'y sinasabuhay. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang mga yaong gumugugol, ibig sabihin mo ng gumugugol, gumagasta. Gumagasta sa landas ng Allah. Pera mo, ginagasta mo, alang-alang sa Allah. Gumugugol sa landas ng Allah. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan na pinipigilan ng galit, na pinatatawad ang mga tao, pinipigilan ng galit, pinapatawad ang mga tao, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga al-muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan na ang tanging dahilan bakit mo ginagawa ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga al-muhsinun, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol po sa galit. Itong hadith na babasahin natin, ilang beses na rin natin ito narinig. Ilang beses na ito binasa pa ulit-ulit, ngunit hindi pa rin matututunan ng Muslim ang hadith na ito. Kailan kaya natin ito matututunan? Yung bang hadith patungkol sa ang totoong malakas ay hindi yaong kayang i-knock out ang kanyang kalaban, kundi ang totoong malakas, yung kaya niyang i-knock out ang kanyang puot kapag nagngangalit. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala laysa ash-shadid bis-sur'ati innama ash-shadid alladhi yamliku
nafsahu inda al-ghadab. Allahu Akbar. Subhanallah. Ilang bisis natin marinigang hadith na ito. Ngunit ang mga Muslim, sa buong mundo, iba't ibang panig ng mundo, mundo Muslim na sa Syria, Muslim sa Iraq, Muslim sa Libya, Muslim sa Pakistan, Muslim sa Sudan, sa Yemen, saan mang banda ng mga lugar, country ng mga Muslim. Ilang bisis natin narinigang hadith na ito. Muslim sa Pilipinas, kasama na. Ngunit hindi tumatalab, hindi natin matututunan. Alam natin ang hadith na ito, ngunit hindi natin natututunan anang malapit-lapit na pagkahulugan. Isinalaysay ni Abu Huraira, radiyallahu an. Ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, malapit-lapit na pagkahulugan. Ang malakas ay hindi yaong kayang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag nagagalit. Authentic, pinaka-authentic na hadith, Sahih al-Bukhari. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mapanatili mo ang iyong sarili na under control kapag ikaw ay nagliliyab sa puot, yan ang isang sukatan ng pagiging marangal ng iyong pagiging Muslim na sumusuko, nagbabasakop sa kalooban ng Allah. Hindi ka natatalo ni Satanas. Si Satanas, ito ang kanyang isa sa pinaka-epektibo na sandata. Papaano niya gatungan ang Muslim laban sa Muslim? Pinagpapapatay na nga tayo ng mga hindi Muslim. Muslim. Myanmar. Muslim. Sa China. Muslim. Sa Palestine. Idagdag mo. Muslim sa India. Kashmir. Pinagpapapatay na nga tayo ng mga kuffar, idagdag mo pa, pinagpapapatay ng Muslim ang kapwa Muslim. Civil war sa Syria, civil war sa Yemen, civil war sa Iraq, civil war sa Libya, saan sa ang bandang mga Muslim na country at ang nakakatakot nito ipalayo ng Allah. Pag hindi naawa sa atin ng Allah, paano kung ang dinadanas ng Muslim sa Myanmar ay danasin ng Muslim sa Pilipinas? Paano kung ang dinadanas ng mga Muslim sa China ay danasin ng mga Muslim sa Pilipinas? Paano kung ang dinadanas ng mga Muslim sa India ay danasin ng mga Muslim sa Pilipinas? Mga kapatid, sa pananampalataya, ipalayo nawa tayo ng Allah. Ilang beses natin marinig ang hadith na ito, babasahin natin. Patungkol po sa araw ng paghuhukom. Gagantimpala ang kanang Allah. Na ang igagantimpala sa ng Allah ay sa dahilan na napigilan mo ang iyong puot, napigilan mo ang iyong galit, na ikaw ang unang tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat kayang-kaya mong ipataw ang iyong galit, bagamat kayang-kaya mong ipataw, ilapat ang iyong puot sa sino mang tao, either physically, malakas ka, or politically, may political power ka, or financially, mayroon kang economic power. Ngunit pinigilan mo ang sarili mo alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ipinataw ang iyong galit, at ikaw sa araw ng paghuhukom, kasama unang tatawagin ng Allah para mamili ka ng hawri na iyong magiging kabiak sa paraiso. Ilang beses rin natin narinig ang hadith na ito. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal, man kadhama gaydan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yawm al-qiyamati hatta yukayyirahu Allah min al-huri ma sha'a. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Premyo, may premyo na naghihintay sa isang Muslim na kaya niyang pigilan ang kanyang galit kapag nagagalit sa kanyang kapwa. Premyo na hawri. Pinakamagaganda. Huwag mo na ikumpara mga Miss Universe sa ganda ng mga hawri sa kabilang buhay. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang sino man na napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan siyang isagawa iyon, may power ka na isagawa, ilapat ang iyong puot, ngunit hindi mo ginawa. Siya ang unang tatawagin ng Allah sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan na pumili ng sinumang hawri na kanyang nanaisin. Hadith Abu Dawud, authentic na hadith.
kapatid sa pananampalataya, kung wala ang galit ng Muslim sa kapwa Muslim, wala ka sanang makikitang dumadanak na dugo. Dito lang po sa lokal, Maranao kontra Maranao, Rino, tausog sa tausog, Maguindanao sa Maguindanao, Muslim sa Muslim, nagpapatayan. Allahu Akbar. Idagdag mo mga country ng mga Muslim, papaano ginagatungan ng mga kalaban ng Islam, ng mga aliporin si Satanas, nang sa gayon magkasibilwar ang inyong bansa, nang sa gayon kayo-kayo ng mga Muslim pinagpapatay ng kapwa Muslim. Para yung isinisigaw ang Allahu Akbar, para yung isinisigaw ang La ilaha illallah, isang kibla, isang Quran, isang pananampalataya, ngunit nagpapatay. Dahil po sa puot, galit at puot na inaalagaan, na itanim ni Satanas sa ating kamalayan. Puot na inaalagaan, hindi ka makatulog nang hindi mo siya na-imagine na kumukulo ang iyong dugo. Inaalagaan hanggang sa mapalawak, hanggang sa mapromote sa sarili mo ang puot sa kapwa, then pasambulatin mo sa pamamagitan ng bala. Allahu Akbar, Subhanallah. Hindi na mamayani sana ang mga digmaan sa lugar ng mga Muslim kung itong ating tinatalakay ng mga Quran at saka mga hadith, mga verses ng Quran ay talagang nauunawaan ng Muslim. Ngunit ang problema, hindi nauunawaan ng Muslim, mismo ang mga may kaalaman sa Islam. Huwag na yung mga ordinaryo, farmers, fishermen, ordinaryong tao. Doon ka na sa mga may kaalaman mismo sa Islam. Dito sa Pilipinas, ilang libo ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na mga samahan, mga organisasyon na itinatag ng mga may kaalaman sa Islam na lahat halos nagkandawasak-wasak, nagkawatak-watak, walang pagkakaisa dahil may mga lihim na inaalaga ang puot sa isa't isa. Nagagalit si presidente kay secretary, nagagalit si secretary kay treasurer, nagagalit si treasurer kay vice presidente. Hindi magkaisa, lahat, bawat isa may sariling interest na agenda. Nang sa gayon po, ang mga gawain ito ay nagiging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, bilangin mo ilang libo ang nakarehistro na samahang kamusliman sa Securities and Exchange Commission. Magugulat ka, thousands ang dahilan, puot at galit na inaalagaan. Nangitim na ang noo mo sa susudyod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong tatanggapin na iyong mga sudyod? Sa kaloob-looban mo, napuput ka sa iyong kapatid. Tatlong araw na hindi kayo magbatid. Lahat ng inyong mga ibada, lahat ng inyong mga gawain na mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 days na hindi kayo magbati, suspendido muna, hindi muna makakarating hanggat hindi kayo nagbabati. Eh yung 10 taon, 20 taon na hindi nagbabati, paano ang inyong mga ibada? Mangitim ang noo mo sa kasusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, suspendido ang mga mabubuti mong gawa. Dahil inaalagaan mo ang puot, nagiging alipin, bilanggo ka ni Satanas sa iyong puot. Subhanallah. At balikan natin. Mismo ang mga nakakaintindi ng Islam, mga manggagawa sa da'wa, mga Muslim na ang trabaho, akay ng Muslim, akay ng sangkatauhan, pabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga mangangaral at itong mga verses na ating binasa at mga hadith na ating binasa ay pinapangaral. Ngunit kapatid sa pananampalataya, makikita mo sa Facebook, mga malulutong na murahan. Allahu Akbar, Subhanallah. Ibig sabihin, napupuot yung da'i sa kapwa da'i. Subhanallah. Dapat ang mga Muslim ay nagkakarirahan, hindi sa galit at puot. Talaga mga kapatid sa pananampalataya, hindi nawawala itong galit at puot. Dapat ang mga Muslim magkarirahan. Saan magkarirahan? Sa pagiging mahintatakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Allah at sa pamagitan ng pag-iwas sa mga ikinagagalit ng Allah. Doon dapat ang mga Muslim magkarirahan, hindi magkarirahan sa puot sa kapwa Muslim. Anong sabi ng Allah?
Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Malapit-lapit na pagkahulugan. At magmadalik kayo tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon. Magkarirahan kayo tungo sa pagpapatawad ng inyong Panginoon. At sa paraiso, nakasinglawak ng mga kalangitan at daigdig na inilaan para sa mga mahintatakutin sa Allah. Pagiging mahintatakutin ba sa Allah? Yaong araw at gabi, inaalagaan mo sa puso mo, hindi ka mapakali nang hindi mo iniisip ang kalaban mo na Muslim. Nasaan yung pagpapatawad sa isa't isa? Walang kapatawaran. Alam ninyo, may mga tao na nagtatanim ng kawayan. Alam ninyo yung nagtatanim ng kawayan sa salitang Maranao, nagtatanim ng kawayan, ibig sabihin forever nagalit. Alam niyo yung kawayan, kapag nagtanim ka ng isang kawayan, 50 years buhay pa yan. Yung kanyang anak, mga anak, walang katapusan. Ibig sabihin, walang katapusang puot, nagtatanim ng kawayan, walang katapusang puot sa kanyang kapwa Muslim, tatlong araw, pinapayagan ka isang araw. Dahil tao ka, hindi ka naman robot. Hindi ka naman masin. Hindi ka naman anghel. Tao ka, mayroon kang damdamin, natural, nagagalit ka minsan. Hindi mawala, built-in, lahat tayo may galit. Okay, unang araw, okay lang. Pagbigyan ka, masama ang loob mo. Pangalawang araw, okay pa rin. Pagbigyan ka pa rin, masama talaga ang loob mo. Pangatlong araw, okay pa rin. Ngunit pang-apat na araw, hindi na okay. Makipagbati ka na. Dahil kapag umabot sa apat na araw, panglimang araw, isang buwan, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, mangitim na lang ano mo sa kasusudyod, hindi tatanggapin ng Allah. Lahat ng ibada na gagawin mo, hindi tatanggapin ng Allah hanggat hindi kayo nagsipagpati. Ganyan ang concept ng Islam sa kapayapaan. Ganyan ang concept ng Islam sa pagpapatawad sa isa't isa. Ganyan ang konsepto ng Islam sa tinatawag po na kapatiran, brotherhood. Walang inaalaga ang galit sa kapwa. Pansinin mo ngayon ang nagagawa, ang nangyayari sa atin. Kahit saan. Sa kaunti lang po na mali ng kapatid mo, makikita mo yung Muslim nagkagalaiti, namumulay mukha, lumalaking butas ng ilong, uuwi ng bahay, kukuha ng armalay, traratratin ka. Ha? Napakaliliit lang na bagay. Subhanallah! Gustong pananakin ang dugo dahil sa sama ng loob, bandang patayin ang kapwa Muslim. Siya na binibigkas niya. Anong binibigkas mo? Binibigkas niya. La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Raratratin mo ng armalite. Ito ay totoong nagaganap sa Mindanao pa lamang. Rido, napakaraming nagaganap nito sa Mindanao. Ubusan ng lahi. Nalalason ng samaan ng loob ang tinatawag po natin na iman, pananampalataya. Nawawala ang kahinahunan, nawawala ang konsepto ng kapayapaan, nawawala ang malasakit sa isa't isa. Ano pa ang natitira sa atin na pagiging nagpapasakop sa kaluwaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang saysay ng iyong mga sala? Ngayon, alam ninyo, ang Islam, hindi po ito relihiyon na hindi realistic. Ang Islam ay realistic. Alam ng Islam na tao ka. Ikaw ay may damdamin. Ikaw ay may galit. Marunong ka magalit. Ngunit mayroong patakaran ang Islam, papaano ka magagalit. Hindi sa atin mawawala. Walang sino man sa atin ang kaya niyang sabihin na hindi ako nagagalit. Plastic, kasinungalingan. Lahat tayo ng tinatawag na mga ina po ni Adan. Lahat ng tao may emosyon. Hindi ka anghel na wala kang emosyon. Hindi ka robot na wala kang emosyon. Tao ka. Mayroong kang damdamin. Nagagalit ka. Ngunit may patakaran ng Islam. Paano magalit? Ano ang patakaran ng Islam? Bago natin tumbukin ang patakaran ng Islam tungkol sa galit, ipresenta muna natin ang iba't ibang klase ng galit. At alamin mo kung nasaan ka riyan.
Then, tumbukin natin ano ang turo ng Islam na proseso ng galit. Then, magbago ka, magreforma ka, lumipat ka sa ano ang permissible sa atin na pwedeng magalit. So, ipresenta muna natin ano ang iba't ibang ori ng galit. Pagkatapos, pumili tayo rito ng saan ang turo ng Islam. Dahil nga, tatao tayo, hindi tayo robot, hindi tayo mga malaika. Talagang realidad, magagalit ka. Mismo ang propeta nga, nagagalit. Kayo pa kaya? Okay. Unang klase po ng galit na po pwedeng nandito ka, kapatid. Pakidawal siya kayong sarili. Matagal magalit. At madali mawalan ng galit. Matagal magalit. Napakahaba ng kanyang pasensya. Kahit na ano pang gawin mo sa kanya, hindi siya nagagalit. Kahit na ano pang marinig niya ng mga pasaring, hindi siya nagagalit. Ano man ang atraso mo sa kanya, hindi siya nagagalit. Mahaba ang kanyang sabar, mahaba ang kanyang pasensya. At kapag siya ay nagalit, agad-agad nakikipagbati. Agad-agad nagtatawa, agad-agad humingi ng tawad sa Allah, agad-agad ikaw ay kanyang nire-reconcile sa kanyang sarili. Sino sa atin ang ganito? Pangalawang uri ng galit. Itong apat na klase ng galit, hindi ka makakatakas dito. Isa rito, nandoon ka. Then, pagkatapos, ipresenta natin ano ang pwede sa Islam. Dahil nga sa mga tao tayo, hindi tayo mga robot. Numero dos na klase ng galit. Baka nandito ka. Madali magalit. At madali rin mawala ng galit. Allahu Akbar. Mga maliliit lang na bagay, nagliliyab ka kagad. Mga maliliit lang na bagay sa bahay mo ay nagliparan kagad ang alimura sa anak mo, sa asawa mo, sino man, katulong mo, kasambahay mo. Napakadali mo magalit. Ngunit maya-maya, wala ka ng galit. Agad-agad nawawala ang galit mo, kapatid. Sino kaya sa atin ang ganyan? Ha? Ang bilis-bilis magalit? Maliliit lang na bagay? Mga maliliit lang na atraso, hindi mo pwedeng paringgin ng anuman dahil kaagad-agad nagagalit. Ngunit kapag nagalit sa'yo, agad-agad nakikipagbati sa'yo. Yan ang pangalawang uri ng galit. Sino sa atin ang mayroong ganyan? Number 3, matagal magalit. Kahit anong gawin mo sa kanya, hindi siya nagagalit. Mahaba ang kanyang pasensya, mahaba ang kanyang sabar. Ngunit humanda ka, once na magalit sa'yo, lifetime. Matagal din, mawala ng galit. Kapag nagalit siya sa'yo, ay nagtatanim ng kawayan. Yan ang terminolohiya na ginagamit ng mga Maranao. Nagtatanim ng kawayan. Ibig sabihin, forever ang galit niya sa'yo. Matagal nga siya magalit. May mga tao na ganito. Ang tagal magalit, kahit anong gawin mo, hindi nagagalit. Ngunit once na magalit siya sa'yo, humanda ka, kahit anong gawin mong pakikipagbati, hindi mo makukuha ang kanyang loob, walang bati-bati. Kaaway ka forever. Sino sa atin ang ganyan? Pangapat, madali lang magalit. At kapag nagalit, matagal mawalan ng galit. Maliliit lang na bagay nagagalit, at kapag nagalit, asahan mo, pangmatagalan ang kanyang galit sa iyo. Hindi makikipag-reconcile sa iyo. Allahu Akbar. Ito ang apat na uri ng galit. Bilang tao, wala kang ligtas. Mayroon dito, isa rito ay nandurong ka. Nasaan ka sa apat na yan? Pagkatapos, ipresenta natin ano ang proseso ng Islam. Ano ang sistema ng Islam na po pwede natin i-adapt sa ating mga sarili. Dahil hindi tayo mga robot, hindi tayo mga malaika, lahat tayo pwede magalit. Ngunit may patakaran ang Islam pati sa galit. Maging sa galit, may patakaran ang Islam. Bilang complete way of life, bago natin ilahad sa inyo, ano ang tama na patakaran ng galit ng ayon sa sunnah ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basahin muna natin ang hadith tungkol sa apat na galit. Anang hadith ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang mga inapo ni Adam ay nilikha na iba't iba ang uri. May iba na matagal magalit at madali mawala ng galit. May mga taong madaling magalit at madali rin mawala ng galit. At may mga taong matagal magalit at matagal din mawala ng galit. Mag-ingat. Dagdag ng hadith. Mag-ingat.
ang ibang tao ay madali magalit at matagal mawala ng galit. Hadith at Tirmidhi. Authentic po na hadith. Ngayon, balikan natin yung tanong. Dahil sa hindi tayo mga malaika. Ang mga malaika, wala silang emotion. Dahil sa tayo po ay tao, natural, magagalit ka, saan sa apat na iyan? Ang po pwede natin i-adapt sa ating mga sarili. Dahil tao tayo, hindi pwedeng hindi ka magagalit paminsan-minsan. So saan dyan ang i-adapt natin? Nauri, sistema ng galit na naaayon sa sunna ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anong hadith bilang sagot? Makinig. Ang pinakamabuting mga tao sa mga ito, tinutukoy yung apat na klaseng galit, ay ang yaong mga matagal magalit at kaagad-agad ay nagtatawa. Mahaba ang iyong pasensya, mahaba ang iyong sabar. Kahit anong gawin sa iyo, hindi ka nagagalit. Malakas ang iyong pagtitimpi sa iyong sarili, napipigilan mo ang iyong galit, at kung magalit ka man, kaagad-agad, ikaw ay nakikipagbati, nakikipag-reconcile, hindi ka matampuhin, hindi ka ma-pride. May mga Muslim na sobrang pride. Sasabihin ng mama, Maharlika ito. Makikipagbati ako sa hampas lupa na yan, manigas ka. Allahu Akbar, pride, ikatutupok mo sa apoy ang iyong pride. Huwag mong isipin na ikaw ay maharlika, ikaw ay royal blood, kaya hindi ka nakikipagbati sa mga hampas lupa. Yang pride mo, pag hindi ka pinatawad ng Allah, at maraming Muslim na ma-pride. Isinilang ito na Muslim. Balik Islam ka lang, wakwenta. Ito ang mga tunay na Muslim. Mga isinilang na mga Muslim. Pride. Ikatutupok mo yan sa apoy. Hindi mo alam. Hindi mo alam anong puso ng balik Islam na yan na minamaliit mo. Baka hindi mo alam mas malakas ang kanyang iman kaysa sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, marami po ang ganyan. Marami ang ganitong sitwasyon sa atin. Allahu Akbar. Ngayon, sino sa apat ang pinakamasaklap, pinakamasama? Ang pinakamasama ayon sa hadith. At ang pinakamasama sa mga ito ay ang mga yaong madali lang magalit, ngunit ang tagal mawalan ng galit. Hadith at Tirmidhi. Allahu Akbar. Subhanallah. Ito po ang realidad, mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang realidad. Saan mang lugar ng mga Muslim na bansa at saan mang lugar na minority ang mga Muslim, ito ang digmaan. Ito ang pakikipaglaban natin kay Satanas na isinumpa. Hindi siya nagtagumpay na itanim sa ating mga puso ang pagsamba sa mga ribulto. Ngunit matagumpay si Satanas na itanim sa ating mga puso at palaguin sa ating kamalayan ang inaalagaang puot sa kapwa Muslim. Paano ngayon ang Muslim mapagwawagian natin ang ganitong klase na pagsubok ni ngumiti hindi mo magawa sa kapatid mo? Allahu Akbar, subhanallah. At kung magawa mo siyang mapangiti, ngiti na plastic. At kapag nilalamano mo ang kanyang kamay, damang-dama mo, napakalamig ng kanyang lamano, walang kapisil-pisil, napipilitan na lamano, napipilitan na ngiti, hindi mo ba alam na kapag nag-assalamu alaikum yung mama sa iyo, ipinapanalangin ka, ipinagdudua ka niya na sumaiyo ang kapayapaan. Ngunit hindi ka malang sumasagot. Dahil inaalagaan mo sa iyong kalooban ang puot galit sa iyong kapwa. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag ganito ang sitwasyon na ang mga Muslim inaalagaan sa kanilang mga kamalayan, puso at isipan ang puot galit sa kapwa Muslim, aasahan mo, darami pa ang mga Muslim na bansa na nanduroon ng civil war. Darami ang Syria, darami ang Yemen, darami ang Iraq, darami ang Libya. Mga Muslim, ginagatungan ng mga kalaban ng Muslim nang hindi nila namamalayan. Paano sila ginagatungan ng mga Zionists? Paano sila ginagatungan ng mga Crusaders? Upang Muslim sa Muslim magpatayan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Adhim
wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bago natin balikan yung topiko, isingit natin ito. Wala po sa topiko. Ngunit kailangan isingin. Dahil nakakita ka ng mungkar, hindi mo pwedeng baliwalain. Kapag po ang khatib ay nagkokotba at ikaw ay nagsalita sa iyong katabi, wala ka ng salah. Invalid ang iyong salah. Mayroon pang mga muski na inilalakad ang sadaka box. Mga kapatid, sa pananampalataya, itinanong minsan kay Sheikh Bimbas, Grand Mufti ng Saudi Arabia, matatagpuan fatwa Islamiya. Itinanong sa kanya itong tanong na ito. Sadaka box. Pwede ba ilakad ang sadaka box habang nagkukutbah? Sadaka box na pampatayo ng masjid. Sadaka box na pang-suporta sa madrasa. Sumagot si Sheikh Bimbas, kahit na niya suporta sa jihad, kahit na niya pang-tayo ng masjid, kahit na niya pang-suporta sa madrasa, pag nagkukutbah ang imam, bawal magbawal ng masama ang ma'amum, bawal mag-utos ng mabuti ang ma'amum, bawal maglakad ng sadaka box dahil wala ka ng salah. Nawa, gantimpalaan tayo ng Allah ng kaalaman. Malaman natin, magtataka ka, napakaraming masjid na gumagawa niyan, ngunit walang sumisita. Ilan ang mga ulama na nagkukutba biyernes-biyernes, 52 Fridays in one year, ilang biyernes na, ilang taon, walang sumisita. Nakita mo ang mungkar, kailangan mo magsalita, dahil kapag hindi mo sinita ang mungkar, kasama ka sa mungkar habang ginagawa ang mungkar. Balikan natin ang ating paksa. Burahin na natin. Matutunan natin matulog sa gabi na buburahin mo yung galit sa kapwa. Matutunan natin na bago matulog sa gabi ay ating sasabihin sa ating puso, Ya Allah, pinatatawad ko na si Pulan. Matutunan natin na burahin sa ating mga sarili ang galit sa isa't isa, araw at gabi na pagbubura sa galit sa ating mga kapwa. Bawat isa ay maging kaagapay. Dapat ang bawat Muslim ay kaagapay. Bawat Muslim ay awliya. Bawat Muslim katulong. Yan ang siyong awliya. Katulong. Kasama, kaagapay, takasuporta ng kapwa Muslim na utos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito po ang turo ng Islam. Mga Muslim, awliya sa isa't isa, nagtutulungan. Iniuutos nila ang ma'ruf, ang al-ma'ruf, kabutihan. Ipinagbabawal nilang mungkar. Malapit-lapit na pakahulugan ang mga mananampalataya. Kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Itinuturo nila sa mga taong al-ma'ruf lahat ng kabutihan, lalo ng Islamic monotheism, pagsamba sa nag-iisang Panginoon. At ipinagbabawal sa mga tawang al-munkar lahat ng kasamaan, lalo na ang pagbigay ng katambal sa Allah.
isinasagawa nila ang as-salat at nagbibigay ng zakat at sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo, kahahabagan sila ng Allah. Dito darating ang habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito darating sa atin ang lakas ng mga Muslim. Dito magkakaroon ng superpower ang mga Muslim. Habag hanggat hindi sa atin nahahabag ang Allah. Anong aasahan mong superpower ng mga Muslim? Dagdag pa, katotohanan, ang Allah ay lubos na makapangyarihan, lubos na maalam. Mga Muslim, dapat magkakaibigan. Mga Muslim, nag-uunawaan. Mga Muslim, nagkakaisa. Nang sa gayon, huwag tayong gagawing apak-apakan. Hanggang sa gayon, inaapakan ng Muslim. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka? Kayo ng mga nagbabasa ng current events, international news. Karamihan sa atin mga professional, nagbabasa. Hindi kayo nagtataka? Muslim civil war, Syria. Civil war, Yemen. Civil war, Iraq. Civil war, Libya. Civil war, Sudan. Saan-saan lugar, Pakistan, Afghanistan. Saan-saan lugar, ang mga Muslim hindi kayo nagtataka? Bakit ang mga Muslim civil war? At kung walang civil war, ang mga Muslim sinusunog na buhay sa Myanmar, sinusunog na buhay Palestine. Mga Muslim, tinatanggalan ng organ ng buhay China. At ngayon, anong ginagawa sa mga Muslim sa Kashmir? Hindi kayo nagtataka? Bakit ganito? Dahilan sa galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na kilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sinusway nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, kinakasangkapan ng Allah ang mga hindi nakakakilala sa Allah upang wasakin. Ang Muslim, hihintayin pa ba natin yan na dumating sa Pilipinas? Ipalayo nawa ng Allah.